Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng masarap na recipe ng sardinas. So, pasasarapin natin ang sardinas ngayon. Pero bago po tayo mag-start, click mo po muna ang subscribe at ang notification bell kung bago ka pa lang po sa aking channel. So, ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Tatlong pirasong sardinas, itlog, may mayonnaise tayo. At higit sa lahat, meron tayong sibuyas, bawang at nor seasoning. May bell pepper din. So, ayan. Ang una natin gagawin ay tanggalan muna natin yung sardinas ng sauce. Kasi hindi po natin gagamitin yung sauce. So, pwede mo na lang yan. Kung ano na lang ang pwedeng gamitin dyan. Or, wala na. Wala na siyang gamit. So, ayan, tatanggalin muna natin siya sa mga lata. Bali, depende na po sa'yo kung anong brand ng sardinas na available dyan sa bahay mo or pwedeng maanghang at pwede rin hindi maanghang. Ayan. Busin na natin yung tapos nating tanggalin yung sauce ng sardinas ay tatanggalin naman natin yung mga tinik. Kasi kahit malambot ang tinik ng sardinas, makakasira pa din siya sa ano, sa quality ng sisig natin. Ayan, at patapos na tayong magtanggal ng mga tinik sa sardinas. So, hinati ko na rin sa apat yung bawat isang sardinas. So, kunin na natin yung kawali na paglulutuan natin. Painitin at lagyan ng mantika. So, olive oil naman yung gamit natin, kaya kahit medyo marami, okay lang. So, medyo marami yan kasi medyo tatagal-tagalin muna natin yung sardinas para medyo maprito-prito siya. Ayun, ilagay natin yung sibuyas. Sibuyas na puti po yung gamit ko kasi ano yan, medyo marami. Isang buong medyo malaking sibuyas na puti. Tapos 4 cloves of garlic. Ayan na sila. Sama-sama ko na dyan. Tapos ilalagay natin yung sardinas na tinanggalan natin ng bones. Ayan. At ilalatag natin para medyo maprito siya. Pantanggal ng lansa. Mas maganda po kung meron kayong non-stick na pan kasi dumidikit po itong pan ko. Kasi hindi siya non-stick. So, mas maganda kung non-stick yung pan ninyo. Ayan, nandyan na yung bell pepper. Pwede po kayong magdagdag dyan ng siling labuyo at saka
yung pansigang na sili, dagdag design. So ilalagay ko na po yung, nilalagay ko na yung mayonnaise. Hinati ko lang yung isang sachet ng mayonnaise kasi medyo malaki yun. So kalahati lang yung nilagay ko. So dumidikit na yung kawali ko kasi hindi siya non-stick. So at this point po, pwede nyo nang ilagay yung liquid seasoning, or kung hindi lahat sa bahay nyo kakain naman nang merong liquid seasoning, ay pwede naman siyang ipahuli na lang mamaya. Yan, maglalagay ako dito ng dalawang itlog. Pwede mong gawing tatlo kung gusto mo. Kaso baka magmukha ng ano yan, scramble egg. So nadidikit na yung iba kasi hindi non-stick yung ating kawali. Pero luhit naman yan, di naman yung kalakasan, pero dumidikit pa rin. So maglagay na tayo dito ng ano, pag ganito na pwede natin maglagay ng panimpla, ng asin, saka ground black pepper, at saka yung liquid seasoning. Pwede mo na rin ilagay sa puntong ito. So nilalagyan ko siya ng asin, saka kunting asin lang yon na iodized salt, saka ground black pepper. So ayan, napakabangunan niya at halos luto na po ito. Papatay na natin kasi dumadami na yung dumidikit sa kawali. Diyan lang naman banda sa gitna na yan dumidikit. Dito sa ibang party ay hindi naman siya dumikit. So isa lang na natin siya, ay isalin na natin siya sa plato, na serving plate natin. So ayan, medyo marami din tayong naluto. So pwede na po siyang lagyan ng nor seasoning sa kanya-kanyang plato na lang. Ayan, kagaya po niyan. Siya yung huling kakain. Siya rin ang gagamit ng liquid seasoning. Kami lahat nakakain na, siya yung huli. At siya lang din ang gagamit ng liquid seasoning. Kami hindi. So okay po, maraming salamat po, at magkita-kita po tayo sa susunod ko pa pong mga video.